lang kasi ma-misunderstand kanina yung joke mo about can you elaborate on that? Kasi di ba sabi mo mas okay, masaya ka na si Coco ang naging ano? Masaya ako na, di, kasi di ba lagi lang sinasabi hindi siya yung first choice, oh, oh. Di ba? Kaya sa akin lang ano, I'm just happy na gusto talagang gawin ni Coco to at siya pa ang nagpresenta para gawin to nung nalaman niya nag-back out, di ba? Yung original ano, pero di, wala naman kaibig sila, alam niya naman, sana naman joke, chobo, ako ba, sana naman seryoso yung mga netizens natin. Pero syempre, sa akin lang, I'm so happy na nag-reunion ulit sila, di ba, nila direct ka brillante. Kasi kung hindi si Coco, hindi reunion ang tawag, di ba? Kasi si Coco yung matagal na yung kasama. Plus, syempre, iba yung final, naka-work ko na rin si Coco, di ba, with this serious project. And puro gratefulness ang nararamdaman ko po ngayon. Tama ba ako yung assuming na kahit nung original actor pa lang yung kinakausap, tinanggap mo na yung project? Kumbaga okay ka? Kumbaga okay ka pa din kung siya? Of course. Okay. Siyempre, ako, sabi nga nila, doon ako nakatingin sa proyekto eh. Okay. Kumbaga bonus lang yun, ay wow, tinanggap ni Coco, ganun. So kung natuloy man yung original, okay ka? Of course, kasi nga, ready lang nga kami for story ko ni. Tapos doon ko lang po nalaman na, oh, he backed out. So, nangamba pa ako noong una, baka di matuloy. Kasi syempre, main character siya eh. Oo. Pero yun nga, sobrang napawaw lang ako na, sa despite his busy schedule, di ba? Siya pa yung nagsabi kay Direk Brillante, pwede ako na lang, ganyan. Glads, ito yung first time mo makawork si Coco. Yes. So, ano yung naging pagkakakilala mo sa kanya, working with him sa project na to, than yung mga naririnig mo lang sa kanya before? Hmm. Siyempre, yung nung first shooting day pa lang, napakalaki ng pagpapahalaga niya doon sa pagsisimula niya, which is very admirable kasi po, siyempre, hindi niya kinakalimutan kung paano talaga siya nag-umpisa. Which is, sa akin, napaka-inspiring nung ginamit niya motivation yun para mapunta siya kung nasan siya ngayon. Walang dull moment sa aming dalawa. Chika lang kami ng chika, no? First time lang namin nagkakita, nagkausap. Hindi kami kahit sa anong guesting sa EBS, ano, hindi kami nagkasama. Pero parang ang tagal na namin magkakilala. Siyempre, Ate Gladys yung tawag niya. Parang akong may younger brother abang I was talking to him. Ang sarap katrabaho ni Coco. So ano napifeel mo kanina nung habang ikinukwento ni Coco na dati nga gusto niya nang tanggihan yung TV dahil ang respeto nga daw sa kanila ay hindi na ibibigay sa mga sexy actors? Siyempre nakakalungkot lang din po, di ba? Kasi parang nalilabel, di ba, na pagka gumawa ka ng indie na medyo daring, sabihin, oy, sexy star or bold actor, ganyan. Parang nakaka-relate ako kasi like me, di ba, medyo nakahon ako sa pagkukontrabida. Parang kapag, ganyan din, may mga inquiry din sa akin na guest takes, na drama, ganyan. So, parang sayang kasi hindi nila ako binibigay ng chance. Lagi nasa isip nila, pero kontrabida to eh, di ba? Yung parang iniisip nila, yun lang yung alam kong gawin. Kaya nga po, I'm so grateful to Direk Brillante kasi binigyan niya ako ng isang pelikula na katulad ng Apag na ma-showcase ko naman ano pa yung iba kong pwedeng gawin. So after working with Coco here, is it possible na mag-guest ka rin sa Batang Kiyako? Ako ngayon nagpipresenta sa kanya eh. Sabi ko, pwede pala. Magka-text kasi kami ganyan. Ang gusto ko pa kay Coco, ang bilis-bilis niya sumagot. Pagka nagpipresenta ako sa kanya, like when I found out nakapasok yung movie ng Apag, Coco, congrats, ganyan. Sabi niya, congrats to us, ate, ganyan. So, ang bilis-bilis niya mag-reply. And then, I even told him, congrats sa Batang Quiapo na nag-start. Sabi ko, nandito lang ako kasi, ano naman ako, freelance naman ako, I can work anywhere, ganyan. So, ako naman parang pwede sa kung saan man, may trabaho, di ba, okay sa akin. At the same time, I'm sure, napaka-exciting nun if ever na magiging guest ano, sa Batang Quiapo. Ikaw ba ramdam mo sa industry na may discrimination against sexy actors? Kasi may mga outfits na yun ang specialization, yung mga films na nilalabas nila. Ikaw pa nararamdaman mo yun? Kasi po hindi ako nagsisexy. So, hindi ako personally siguro nararamdaman. Pero kasi sa akin, parang ano din eh, gumaganap lang din sila ng papel nila, di ba? Mm-hmm. So, yun lang, siguro parang somehow medyo na-judge din, di ba? Na baka dahil ginagawa nila yun, parang somehow ganun din sila sa totoong buhay. Ganun. Na sana hindi, kasi parang kung kahit nagpapapatay ako ng tao sa teleserye, hindi naman ibig sabihin masama talaga ugali ko sa personal, di ba? So, sana hindi natatypecast yun po. Glad's last question. After this movie, nagkaroon ka ba ng trust issue? Trust issue po? Kasi di ba yung ending, parang pagkatapos magtiwala ng family, pwedeng palang maging ganon.
Opo, although yun pa yung isa eh, kaya gustong-gusto ko yung movie kasi syempre parang ano, parang anticipated na nila kung ako yung gumawa nun, di ba? Pero kaya nga, yun ang gustuhan ko doon sa movie kasi wala kang kahinhit na, uy, siya pa, yung, pwede pala yun na gano'n mag-i-ending. Of course, parang nakakatakot din, di ba, na pwedeng baka mag-revenge, mm-hmm. di ba? Pero sana naman, ano, maiba pa rin yung mindset ng mga taong nakaranas nung gano'ng pangyayari, di ba, namatay, nawalan sila ng mahal sa buhay. Sana more on gawin nila motivation yun para mas maging mabuting tao. Hmm. Mas gusto mo tong version na to? Itong version na to? Yes. I like it. Kasi unexpected, di ba? Hindi mo ma-anticipate na it will be like this. Kasi akala mo, okay na, di ba? So, yes. Mas love ko po yung version na to. Thank you. Thank you.